Ay! 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 Realme 5i. Parang ang bilis, no? Noong October 2019 lang, nilabas yung Realme 5 dito sa Philippines. Tapos ngayon, January 2020, nilabas naman yung Realme 5i. 3 months lang, may bagong labas na agad. Or, may bago nga ba? Tapos, mababasa nyo naman online, sana hindi mo na pala ako bumili ng Realme 5. Sana, inadlangan ko na lang palang lumabas yung Realme 5i. Tapos, yung iba hanggang tingin na lang, sasabihin, sana all. Teka lang. Bago ang lahat, magpakilala muna ako. I'm Ry De Jesus from The Consumer Review and welcome to the unboxing and initial impressions of the Realme 5i. Let's go! Hey! Ito na siya mga kaibigan. Meron talagang something kapag meron kang bagong box na hawak. Alam mo yun, yung bagong phone, mabigat, malinis pa siya, walang dents yung box, napakakinis, tapos mabigat pa. Parang gusto ko nun. Taga. Anyway, now I have the box of the Realme 5i and kung makikita nyo, sobrang minimalist lang ng design niya. So you only have the yellow box and the 5i sa harap. This box actually reminds me ng Realme C2, which I also have here. Ito. So itong Realme C2, by the way, ipamigay nga pala natin yan sa ating isang lucky subscriber. So we have an ongoing giveaway right now. Kung gusto nyong sumali, I'll just link the video somewhere or maybe sa description ng box na lang. It's gonna run up until February 8, 2020. Balik tayo sa box ni Realme 5i. Let's unbox. Oh shoot. Ayan. So, una pa lang, makikita nyo agad yung hey, welcome to the Realme family. Salamat po. Salamat. And, ay, mati ko na makalimutan. Sa likod pala, meron nakasulat na content specifications. 5,000 mAh of battery, Snapdragon 665 AIE, ultra-wide quad camera, and yung 6.5-inch mini drop display. Pasensya na kayo kung meron kayong naririnig na background noise kasi maingay talaga dito sa lugar na. Balik tayo sa box ni Realme 5i. And ano to? Ooh, wait lang. Meron siyang, well actually wala siyang laman. Pero let's embrace a new journey. Meron siyang SIM card ejector tool and I think most likely pagkalabas ng retail units, magkakaroon ng paperwork dito sa loob. And next, we have the unit itself. This is the Realme 5i and kung makikita nyo, naka-plastic pa siya. Bagong-bago. Gusto ko nang buksan. Pero isa-set aside na natin siya for now. And then next, we have this another layer of cardboard. And yung charging brick ng Realme na merong yellow accent. Also yung micro USB cable na meron ding yellow accent. So mamaya bubuksan natin yan. Alright, so now excited na akong buksan si Realme 5i and may design siya na hindi ko pa nakikita sa ngayon kasi meron pang plastic. So, let's open it now. Here we go. Sabay na bagsak eh, no? Basag agad. Pasensya na hindi ko winawasak yung plastic kasi medyo perfectionist ako. Para pwede ko pa rin siyang ibalik next time. Oh my God. Oh God. Kita nyo ba yan? Tanggalin ko muna yung sticker. Ay, may naiwan. Ano ba yan? Yada siya! Ganda-ganda! 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 Alright, so ito na ngayon si Realme 5i.
And gaya nga ng sabi ko kanina, yung unit na hawak ko ngayon is forest green. Though meron pa siyang isang kulay, which is yung aqua blue. Pero for me, this is the better color kasi mas identifiable talaga siya na ang hawak mo ay yung Realme 5i. Ito yung close-up ni Realme 5i. Kung mapapansin ninyo, meron siyang design na tinatawag nilang sunrise or sunrays yata. So, para siyang sinag ng araw, di ba? Na nanggagaling dito sa bottom left corner kung saan nandun din yung Realme logo. Well, actually, may texture din siya eh. Sa malapitan, kung titingnan mo siya, na-achieve niya yung ganong parang sunrise design dahil wavy yung patterns niya. So, ayun, gaya nga kanina, ang first impression ko dito sa Realme 5i ay, wow, napakaganda talaga ng design niya. Sobrang identifiable nung kulay at nung sunrise pattern from the bottom left corner. Well, actually, this is not the first time na nakakita ako ng ganitong klaseng design na merong texture sa likod. Ewan ko narinig nyo, pero meron. Ayan. Ayan, sumara siyang texture sa likod. And nakita ko na to sa ibang phone. Actually, I have it right here. I have seen this design sa Huawei Mate 20 Pro 2 years ago yata, or 1 year ago. And ganun din. This is also in emerald green. And meron siyang texture sa likod. Pero, kung titignan nyo yung dalawa, sino bang mas maganda? Diba? So, I'm really happy na kahit hindi naman si Realme yung nauna sa ganitong klase ng design na merong texture sa likod, somehow, they were able to bring it to their budget smartphones gaya nga ni Realme 5i. Honestly, kung tatanungin mo ako, yung build niya, kahit na plastic siya, hindi siya cheap feeling unlike ni Realme 5 na kapag hinawakan mo, alam ang budget phone talaga. Pero ito, kapag hinawakan mo si Realme 5i, kahit wala siyang case, hindi siya masyadong smudge magnet. Siguro yun din yung purpose nung texture design, kaya napaprevent niya yung smudges. So kung pasmado ka, okay lang tong gamitin kahit wala kang case. So ayun nga, gaya ng sinabi ko kanina, kung ikukumpara mo si Realme 5 kay Realme 5i, mas obvious yung design ni Realme 5 kasi hindi siya mimili ng ilaw. Unlike si Realme 5 na mapapansin mo lang yung diamond cut na design niya, kapag hinanap mo talaga, so namili siya ng ilaw eh. Ito, hindi. To me, sobrang identifiable ni Realme 5i dahil sa dalawang bagay. Una, yung color niya kapag ang kinuha mo ay itong forest green na color. And pangalawa, yung sunrise design nga niya. Sa harap, halos parehong-pareho lang si Realme 5 kay Realme 5i. Ang difference lang nila ay yung size. Si Realme 5 ay merong 6.5-inch display. And si Realme 5i naman ay merong 6.52-inch na display, so mas malaki siya ng 0.02 inches. Am I right? Yung screen niya is IPS HD Plus display, and kung tatanungin niyo ako, hindi na masama yung ganitong klaseng resolution considering na budget phone lang siya and sobrang battery efficient ng 720p na display. Maliwanag naman siya at buhay na buhay yung kulay lalo na sa wallpapers and icons dahil maganda nga yung color reproduction ng screen. Protected na rin siya ng Corning Gorilla Glass for scratch resistance. Pero you don't have to worry about that kasi maraming pre-installed na screen protector out of the box. Now, let's do a quick tour sa phone starting sa harap. Yung screen ni Realme 5i ay 6.52 inches. And sa itaas naman is yung mini drop for the selfie camera and the earpiece. Oo nga pala guys, this time, mas pababa yung selfie camera ni Realme 5i na merong 8 megapixels versus kay Realme 5 na merong 13 megapixels. Sa kaliwa naman ay yung SIM card tray na may 3 slots. I'm really hoping na sana i-maintain ni Realme yung ganitong klase ng setup sa card slot kasi merong kang dedicated na 2 SIMs for SIM cards and 1 for the microSD card slot. Sa right side naman is yung power button at sa ibaba naman is yung speaker grills, micro USB port, microphone, and a 3.5mm headphone jack na madalas nating hindi na nakikita sa high-end devices. Sa likod, we have the fingerprint scanner at quad camera na may 12MP wide, 8MP ultra-wide, 2MP macro lens, and 2MP depth sensing camera. Sabi ni Realme, updated na rin yung camera nito sa Super Nightscape 2.0 for both the wide and ultra-wide camera. And also, video stability, so titingnan natin yan sa ating full review. And yeah, that's it for today. For now, ang masasabi ko is I like what I see.
The Realme 5i feels like a solid-built smartphone. At sobrang excited na ako sa full review nito kasi malay mo for this year, ito na naman ang manalo bilang budget smartphone king of 2020. Siguro, it could be too early to tell kasi kakasimula pa lang ng taon. Kaya baka patikim pa lang sa atin yan ni Realme. So let's see kung ano pa ang ibibigay nila sa atin this 2020. The Realme 5i will be available in retail stores starting tomorrow, February 1, 2020, for the price of only 6,990 pesos for the 3GB of RAM and 64GB of internal storage. So we'll see sa full review kung ano pang ibang upgrades or changes na meron sa Realme 5i. So don't forget to subscribe to our channel, hit that notification icon so you won't miss any of our future content.